Happy, healthy Saturday morning sa inyo pong lahat and welcome once again sa Pinoy MD. Naku, isang oras na naman po tayo ng magkakasama para sa masayang kwentuhang pangkalusugan. Siyempre, makabuluhan din. At para samahan po tayo ngayong umagang ito, makakasama natin ang ating resident dermatologist na si Dr. Jean. Good morning, Dr. Jean! Good morning, Connie! And of course, good morning po sa ating mga kapuso na gumising na maaga para tumutok ngayon dito sa Pinoy MD. Marami na naman po tayong pag-uusapan at isa na po dyan ngayong umaga. Umpisan po natin dito sa tinatawag na type of cancer na retinoblastoma. I know, napaka talagang nakaka-concern at nakakalungkot ang cancer po na ito. Dahil ito ang cancer sa mata na naku, walang pinipili, bata, matanda. In fact, yan ho ang iniinda at numakaw sa paningin ng 4 na taong gulang na si Zach. Kaya naman, alamin ho natin more on retinoblastoma at kung paano nga ba natin ito maiiwasan, saan ito nakukuha at maraming iba pa. Narito po ang report. Sa unang tingin, hindi agad mapapansin na may dinaramdam pala ang 4 na taong gulang na si Zach. Bibong-bibo pa rin ang bata. Maganang kumain at malisi kapag naglalaro. Sobrang kulit po nito. Tsaka ano, sobrang kulit. Masasabi ko, sobrang kulit niya. Pero ang diferensya pala, nasa mga mata ni Zach. Bakit? Kasi masakit. Two weeks lang? Hindi, madami. Madami. Okay. Nagsimula raw na pala isipan sa mga magulang ni Zach ang isang maliit na puting patse sa kanyang mata. August po yun, kasagsaga ng pandemic po. Nakita na lang po ng kapatid ko, meron na siyang ano, white sa mata niya. Pero nung una, hindi po masyadong kita. Pag ano lang po, pag madilim o kaya sumaside po siya, doon po kita yung ano niya, yung white niya sa mata. Minsan wala, ganun. Tapos habang tumatagal, medyo lalo siyang nakikita na talaga. September nang nagdesisyon silang patingnan na sa espesyalista si Zach. Pero sa halip na malinawan sa kondisyon ng kanilang anak, tila mas lumabo pa raw ang tunay na lagay ni Zach. Sabi niya, tubig lang daw, ganun. Tubig. Painumin lang daw ng painumin ng tubig, ganun. Parang di kami nasatisfy. Ilang buwan ang lumipas, unti-unting lumaki ang puting patsi sa mata ng bata. Disyembre nang muli silang magpatingin sa doktor. At dito na nga nakumpirma ang tunay na kondisyon ng bata. Ang musmus na si Zach, meron tinatawag na retinoblastoma. Ayon sa ophthalmologist na si Dr. Farla Sevilla, isang uri ng cancer sa mata, ang retinoblastoma na mas madalas makikita sa mga bata. Most common intraocular malignancy in children. No? Though it's hindi naman siya very common, pero kung tumor sa loob ng mata ang pag-uusapan, retinoblastoma yung pinakamadalas, no? Lalo na sa bata. Nabubuo ang retinoblastoma sa retina o lining sa mata kung saan dumaraan ang liwanag para tayo makakita. Kapag ang mga cells sa retina ay naging abnormal at hindi makontrol ang pagdami, maaari itong magkumpul-kumpul at makabuo ng malignant o cancerous na tumor. Kadalasan, hindi ito mapapansin agad, especially ng mga magulang, kasi ito ay nangyayari sa loob ng mata, eh, hindi makikita. So kung mapansin man nila, magkaroon ng sintomas, ibig sabihin medyo lumaki na ito. Isa sa kapansin-pansing sintomas ng retinoblastoma ang cat's eye reflex o tinatawag din na leukocoria. Pag sinabing leukocoria, yung parang nagkakaroon ng puti sa mata, no? Na-imagine niyo yung pag nag-picture, di ba? Minsan parang pula yung pupil ng mata, na may pula tayo ng reflection dun sa camera. Okay. Ngayon, pag sa retinoblastoma, no, kung meron silang cat's eye reflex, kulay puti talaga yon yung gitna ng mata. Ilan pa sa mga sintomas ng retinoblastoma sa mga bata ay ang pagkaduling at panlalabo ng paningin. Maaari namang lumuwa ang mata nang may retinoblastoma kung patuloy na lumaki ang bukol nito. Dapat maagap ang magulang pag nakita nilang nagkakaroon ng pagbabago sa paningin,
pambumuti, no? Kunyari yung minsan hindi papansin pero sa camera, no? Yung nakikita nila every time magti-picture, iba yung kulay ng isang mata doon sa isang mata. Dalhin na agad nila po sa doktor sa mata. Ayon naman sa oncologist na si Dr. Rachel Rosario, hindi pa malinaw kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng retinoblastoma. Hanggang ngayon, hindi pa natin alam, no, ang talagang cause kung maghahanap tayo ng cause for retinoblastoma, although ma-associate natin siya doon sa mga mutation of genes doon sa bata. Hindi pa natin matutukoy kung ano talaga yung totoong cause ng retinoblastoma. But we do know na it really involves mutation of genes, no? And that is the RB1 gene. Ang risks kasi for cancer in children, hindi siya tulad ng risk sa mga adults, no? Ang adults kasi, pwede natin ihambing or titingnan natin yung lifestyle niya. Sa mga bata, hindi ganyan kasi they develop it young, no? Wala naman silang years and years of exposure to a certain type of carcinogen. Nung pagsabi na retinoblastoma, sinabi naman sa amin na genetic daw po. Genetic po talaga. Tapos tinanong nila kung meron daw bang lahi, ganyan. Wala pong ano, yung retinoblastoma po mismo. Ano po, cancer po sa ibang parte ng katawan. Mama! Inirekomendar ang doktor na tanggalin ang kanang mata ni Zach para hindi na kumalat pa ang cancer. Di ko din expect na pag ganun tatanggalin talaga yung mata. Nagulat ako na nalungkot din, syempre. Kasi mawalan siya ng mata. Mabigat po, syempre, mahirap, ganun. Lagi po umiiyak kasi nakakaawa po eh. Pag nakikita mo siyang nasasaktan araw-araw, nakakaawa po. Marso nang sumailalim sa enucleation ang mata ni Zach. Nang magsimula ang pandemya, nawala ng trabaho ang mga magulang ni Zach. Patuloy rin ang kanyang chemotherapy matapos madamay ng cancer cells ang kanyang optic nerve o ugat ng mga mata papunta sa utak. Sa tulong ng pamilya at mga kaibigan, natutususan naman ang pangangailangan ni Zach. Dahil sa kondisyon ni Zach, nagiging tampulan siya ng tukso. Kaya idinulog ng Pinoy MD sa isang medical prosthetic clinic ang kaso ni Zach para mabigyan siya ng isang artificial eyeball. Ayon sa anaplastologist na si Koji Miyata, makabubuti ang artificial eyeball para sa mga pasyenteng inoperahan sa mata. Wearing the artificial eye is very important to avoid the shrinkage. If nothing inside the socket after taking the eyeball, so the socket will be going to shrink it. Of course, the face will be deformed and walang sinayang na oras para magawa na ang artificial eyeball ni Zach. If it's okay naman, we will take impression and start to processing. Salamat po. Oo, gagawin ko na lang maganda artificial eye sa kanya. Malaking tulong po yun kasi alam ko kung ano po eh, medyo mahal po yung prosthetic. Kaya po, malaking tulong po para kay Zach po. Thank you po. Sa mata ng isang bata, ang lahat ng bagay ay posible. Sinusubok man siya ng kapalaran ngayon, maaring bukas, ganap pa rin magliliwanag ang kanyang mundo.